Hello guys, welcome to Beautiful Life, Harmony of Life. Kapagod, nandito kami sa school ngayon, sa Santa Rita, today Saturday, para linisin lahat ng kalat na yan, which is na-trim yan, galing sa mga puno ng mangga. At nagpapasalamat kami sa fradro ng Santa Rita, ng barangay Santa Rita. Ngayon kinakailangan naming linisin to kasi hindi dumating yung maghahakot. So ang kasama ko ngayon na maglilinis niyan, mga CAT. So nalinis na namin yung doon, yung party doon. Ganon din kadami yan. Ganon din sa kadami kanina. Ngayon natanggal na namin. So tuloy-tuloy yung paglinis, ako pagod. So let's see kung saan kami aabot. So talagang nakakapagod, no? So Aaron, Beautiful Life ba? Sabi mo nga? Beautiful Life. Okay, so kahit napagod-napagod sila, kita mo naka-smile. BEA, Beautiful Life, Harmony of Life. So tutuloy lang namin to. Tatapusin namin yung paglilinis. And then later on, pagkukwentohan ulit namin kung ano yung effort na ginawa ng mga CAT officers na to, na talaga naman napaka-dedicated dito sa school. So later ulit guys, pag magkukwentohan ulit kami, tapusin muna namin. Marami pa yan. At meron pa rin doon sa may dulo. So ngan, sila yung mga selected na CAT officers na dumating para yan, maglinis nga. Kasi nga, syempre gusto namin pagdating ng Lunes, malinis na siya. So imbis na magpahinga, nandito sila sa school para linisin at alisin yung mga kalat na mga pinagtabasa ng puno. So nakakabilib. Okay, so tanungin natin tong dalawa. Si Prelaine, bakit nandito ka sa school? Para po tanggalin tong dito. Bakit imbis na magpahinga ka, nandito ka? Mas gusto mo po kasi tumulong sir para maging malinis yung school namin. Isa ka ba sa city officer? Opo sir. Wow, nakakatawa. Thank you Prelaine. Tong dalawa, si Kim. Kim, bakit sir nandito? Sir, para ano, mawalan ng mabasbasan ng lamok. Para hindi sila lamokin. Wow, nakakatawa. Isa ka sa officers ng CAT? Yes, sir. Wow, nakakatawa. Sky, beautiful life. Beautiful life. Okay, so itong isa naman, small but terrible. Ba't nandito ako sa school? Sir, para tumulong sa pagtanggal na ito. Okay, isa ka sa mga CAT officers? Yes, sir. Okay, anong pangalan mo? RG Mayatente, sir. Okay, anong posisyon mo sa CAT? XO Company. Yan, kita nyo gano'n sila kasipag, di ba? Okay, so sa yung XO Company. So ganito kadami yung kanilang lilinisin, although tumutulong din ako sa kanila. Kaya medyo hinihingal ako ng konti. But nevertheless, nakakatawa yung kanilang dedication. Ito, may isa pa. Tanungin natin siya. Okay. Anong pangalan? Anong designation mo sa CAT? Bravo Platoon. Ba't nandito ka sa school? Para mas mapakaayos pa po yung kapaligiran ng tao. Wow, imbis na magpahinga. So okay lang na tumutulong kayo dito? Na walang kapalit? Okay lang. Ah, wow. Thank you. Nakakatuwa. Itong isa may hinihila pa eh. Oh. Nakikipag-away. Anong pangalan? McClowns, sir. McClowns. Anong position sa CAT? XO Battalion. XO Battalion. Ba't nandito sa school? Para maging maling sa school namin sa tas magandang simoy na nga. Ah, wow. So kaya tumutulong kayo. Okay, talagang sipag nila, si McClowns. Ito, tanungin natin ito, nagbubuhat. Ano pangalan? Aaron pa, sir. Ha? Aaron, ano position sa CAT? Regiment Commander po. Regiment Commander. Ba't nandito sa school? Para malinis ng school, sir, para hindi mapabayaan. Para hindi mapabayaan. Okay, thank you. Tumutulong talaga sila. Ito, tingnan natin ito, isang babae na to, parang may hinihila rin dito. Ano pangalan? Jenny Lynn, anong position? Regiment Commander. Regiment, okay. So, Regiment XO. Regiment XO. Ba't nandito ako sa school? Para umaliwalas yung school, sir. Tatanggalin yung mga... Tatanggalin yung mga kalat. Okay, so, kusang loob ba yan? Hindi napipilitan? Kusang loob. Kusang loob. So, nakakatawa, no? Ang mga CAT officers. Ito yung kanilang corps commander, si Alexan. So, Alexan, sa tingin mo, bakit
napaka-dedicated ng mga officers mo? Kasi sir, nagbigay sila ng, nagpresentado sila na makumunta dito para lang malinis itong mga ano, itong mga naputol na sanga. Bakit kinakailangan bang linisin yan? Iwas dengue na rin sir, kasi kapag natagal to dito, mas mapapahirapan pa kami. Kasi kapatagal ng patagal, nagkakaroon ng pagka-dry yung mga puno sir. Bale, mahihirapan lalo kami na kunin. Okay, ano masasabi mo sa mga officers mo na dumating dito ngayon? Siyempre sir, thankful kasi nandito sila para supportahan ako. Okay, so sa mga estudyante, at pagdating nila sa Lunes, wala na yan, malinis na, ano masasabi mo sa kanila? Kaya naman sir, ang gusto ko lang kahit paano makatanggap kami ng konting pasalamat man lang. Okay, tama, very good. So thank you, Alexan. Okay, so yun yung Corps Commander. So yan sila, patuloy na ginagampanan yung kanilang tungkulin sa pagtulong dito sa Santa Rita High School. Okay, so we're almost done. Yeah, binawalis na lang nila yung mga natirang dahon. Pero kanina gabundok yung mga sanga na nilinis dito, mga masisipag na CET officers ng Santa Rita High School. So konti na lang. And almost done. Ah, pagod. Okay, we're almost done, as I mentioned. Ayan, nililipit na nila yung mga dahon. Konti na lang. Siguro kung tatansyahin namin mga isang set kalahating truck din. Yeah, set kalahating truck din ng mga sanga. Yung niligpit nito, mga susipag ng mga CET officers na to. Grabe. Kung oo nga napagod, how much more sila. Sobra. So beautiful life. Galing. Nakakatuwa at nagtulong-tulong to mga masisipag na to. Nakaka-overwhelm lang. Eh hanggang ngayon nagwawalis pa rin sila para pagdating daw ng Lunes, malinis talaga. Walang masasabi yung mga estudyante. Good example. Galing. So, let's see, tapusin muna namin to. Kasi malamang pamimeryendahin ko itong mga to. I should. So, we're done. Dito kanina yung tambak o puno ng mga sanga ng mga punong kahoy na pinutol. So, ayan, nalinis na siya. Pati yung nandito kanina, nalinis na din. So, we're done. Galing, malinis na ulit. Wala na yung mga sanga kanina na almost. Siguro, kung tatansyahin namin isang truck kalahati, yung dami. Nalinis na ng mga CET officers ng Santa Rita High School. Yes. So, done. We're finally done. Natapos din, no? At nakita nyo nga yung mga ginawa ng mga CET officers. So, ano bang relation nun sa Beautiful Life? Actually, it's about dedication and commitment. Bilib ako sa mga estudyante na to ng CET, yung mga CET officers, because they are really committed and dedicated as well. Kasi, actually, ano eh, ang sinabi lang sa kanila kung sino yung available, yun lang yung pumunta, pero umabot sila sa 12 na pumunta ngayong hapon, and they say na available sila anytime para sa school. So, nakakatuwa, because Beautiful Life is all about commitment to yourself and to people around you, to organization, to school. Yung commitment, pag marunong ka kasi mag-commit, that's good, that's beautiful, you know. Kasi nakakatulong ka. Okay, nakakatulong, nakakadagdag ka ng inspiration sa iba. So, thank you for watching. Please do subscribe sa YouTube. Like nyo lang yung FB page ng Beautiful Life. And by the way, sorry kung matagal bago ako nag-vlog ulit. Kasi medyo naging busy talaga, sobra. Naging busy sa school. So, I take this opportunity lang para maka-insert ng vlog habang ginagawa namin yung kanina yung paglilinis. So, I hope guys, yung iba sa inyo maging member kayo ng mga organization. Sa mga parent naman, involve niyo yung mga anak nyo sa mga schools organization para socially medyo ma-develop sa kanila yung ganung aspect
And then camaraderie, yan, matututo sila. As well as yung pagiging responsible sa sarili, sa ibang tao. Yun yung maganda. So again, thank you sa CET officers ng Santa Rita High School para sa kanilang tulong dito sa Santa Rita, na sa Santa Rita High School na paglilinis yung nakita nyo nga kanina. So once again, this is Beautiful Life, Harmony of Life. Lagi nating tatanda na ang sarap mabuhay. Lalo na kung alam mo kung paano mabuhay. See you on my next vlog.